Hello friends, good morning, and we are back again for another video from our channel. And for today's video, ito na naman po tayo sa mga pa-a-day na life natin na napakahirap gawin kasi buong araw ko sila kailangan sundan. So kung last time kung a-day in the life of a jaunty husky, ngayon naman na nanganak na si Sugar, a-day in the life of a mommy husky na. So ever since na nanganak si Sugar, lagi na siyang nasa baba, hindi na siya nakakaakyat dito kasi busy siya sa mga anak niya, kakabantay, and hindi din siya talaga willing umakyat. Ever since din na nanganak si Sugar, grabe po ang puyatan dito sa bahay. Kasi kailangan 24/7 may nakabantay sa kanilang mag-iina. Tumawag na po ako ng rescue kasi hindi kaya ang shifting dito sa bahay. May mga day shift, mid shift, graveyard shift, lahat ng shift. Ganito yung pagbabantay sa kanila sa loob ng 2 weeks. Kasi ito yung most vulnerable time sa mga puppies. Kasi syempre nandito yung madali silang maapakan, magulungan ng mommy husky. So, kailangan talaga laging may nakabantay sa kanila. So, tara na friends, puntahan na natin si Sugar sa baba. Nemo! Baba! Taas naman ang talon na yun. Okay. Good morning, mommy Sugar. Ba't sila umiiyak? Ha? Uy, grabe naman. Nagpadede ka na ba? Good morning, Denver. Good morning, Daisy. Good morning, Dale. Good morning, Draco. Halatang halata sa'yo yung mga white na fur ng mama mo, ah. Good morning, Dylan. Nagka-camouflage ka. Ulo! Good morning, Dahlia. Nag-a-attempt ka na maglakad, ah. Grabe, 1 week ka pa lang. Nagsisimula ang araw ni Sugar usually sa pagpapadede ng mga puppies niya. Ito yung top priority niyang gawin nowadays. After niya magpadede, proceed na siya sa morning ritual niya. Kung dati, twice lang siya kumakain in a day, ngayon, 3 beses na kasi madali na siya magutom dahil nga sa mga puppies niya. Kung mapapansin nyo, nasa labas si Sugar, ganyan talaga yan. Para makasigurado siyang makapagpahinga siya, dito siya natutulog. Tsaka, naiinitan yata kasi siya doon. So, mas malamig yung tiles preferred niya. Ang mga meron lang dito si Sugar, ayan, may sarili siyang fan. Pero nakapatay ngayon kasi nakabukas yung aircon. Nandito yung ring light. Nilagay ko lang yan dyan kasi pag nagpipicture kami sa mga puppies, para nakaready na. So, nandito yung bowl niya ng tubig para hindi na siya lalayo. Tapos, meron siyang pet water bottle dyan para maabutan ko siya kapag nagpapadede siya. Tapos binilhan ko sila ng playmat, natatakpan yung nandoon. Pero kulay orange tsaka green yon. Sakto nga lang siya halos eh, may konting allowance lang. Pero mas okay na yon kasi parang ipapatong na lang tong whelping box. Para na silang merong little nursery. Kulang na lang siguro yung mga nakasabit na parang laruang umiikot. Mga sanggol pala. Tapos sinasapinan pa rin namin ng blanket, tapos iniipit namin dito. Medyo lagpas siya, tapos nakaipit din siya sa ilalim ng playmat. So, kaya blanket kahit bitin siya. Para madali siyang labhan, palit-palitan, every day or every other day. And dito naman, pinupunasan pa rin naman yan. Halos dun lang din naman si Sugar nagpapadede. So, majority naman natatakpan niya. Sa carton na lang mga babies mo. Hello, Dylan! Yes! Uy, huwag ka naman tatalong. Ito
itatago ko na tong lamp na to kasi hindi naman nagagamit. Maarte na kasi ang mga yan eh. So, babalik ko na to sa office sa taas. Crazy! Oh! Mahulog ka! Bang! Kapati tayo! Let's go! Moments later. Tapos, pinapainom ko si Sugar ng gamot na binigay ng vet namin. Pampalinis daw po ito ng matres niya. Bali, 2 times a day after meal for 7 days. Meron pa siyang mga bakas ng placenta. Hindi ito madaling matanggal kahit paliguan ko siya. Mga next week, makakaligo na si Sugar. Sugar, wala mo nang sunbathing sa tanghaling tapat. Hindi mo naman maiwan mga babies mo, syempre. Kayong dalawa dyan, solong-solo nyo na. Wala eh, patulog-tulog tong mga kapatid nyo. Nagkakadedean na po. Natutulog pa rin sa kangkungan. Uy, ang dami ng mga scratch ni Sugar. Bee, dami mo ng sugat. Kawawa naman. Tsaka to, sinisipsipan siguro nila to. Uy, grabe naman kayo. Grabe naman po. May salamat. Gising na si Dale. Ay, naliligaw ka. Hindi ako nanay mo. Doon ka doon. Daisy, Denver, Draco. Ikaw kahit huwag ka nang taba-taba mo na. Taba-chuy. 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 Parang sumikip na naman yung tags nyo. Araw-araw talaga. Ang bilis nyo naman kasi lumaki. Ayan kung makikita nyo sobrang luwag nitong tags nila. Pero parang masikip. Hindi pa titinag kahit nakatiyaya na yung mama nila. Para din po sa mga nagtatanong na bakit may mga black-black si Sugar dito. Akala kasi nila since nagpregnant, saka naglabasan kung ano daw yan. Ano po yan? Marks talaga siya ni Sugar. Ibig sabihin, underneath ng mga fur, meron talagang kulay siyang ganyan. Hindi lang nakikita kasi nga normally, pag mahaba yung balahibo niya, natatakpan. Grabe! Makasabit po si Dahlia. Sige, lumabang ka. Kaya mo yan. Uy, huwag yan sa pem-pem ng nanay mo. Baka magka-chomculate ka na naman sa mukha. Tumba na po. Dahil kanina pa siya dumidede. Tumba na rin. Tumba na rin. Lasing na sa gatas. Si Dahlia, hindi pa. Sweet naman ni Dahlia. Nandiyan talaga sa mami niya. Uy! Teka lang. Maipit na si Dale. Hindi naman umiyak. Para po sa mga hindi aware, yung mga newborn puppies hindi pa marunong magpati on their own. So, that's the reason na dinidilaan ng mama dog yung mga puppies sa mga genitals. Ganyan. Dinidilaan niya para ma-stimulate yung paglabas ng mga wee-wee tsaka poops. And yes po, nakakain at naiinom talaga ng mama dog yung waste ng mga puppies niya. What? I know, parang kadiri pag sa mga tao, pero yun talaga, yan yung nature nila. Yan yung natural instincts nila. Pinapati niya na si Denver. Naku po, nagising na po ang bunso at panganay. Yung sinasabi ko, napakalakas po. Turn na daw nila magdede. Grabe, nagbabackflip pa.
Kaya kayo ni Dahlia. Para kayo pwesto. Oh. Ayan. Ayos ka? Oh. Oh, dandan. Oh. Ay, kawawa na. Yan, pahuli-huli kasi kayo. Pagbalik na lang ng nanay nyo. Hala! Sugar, di daw siya nakadidi. Balik ka dito. Ayan, tapos iiyak-iyak ka ngayon, Rico. Mami Sugar daw. Oh. Oh. Andun na, andun na. Punta ka na. Bilis ni Denver. Mali. Bebe, mali. Oh, mali yan. O, yan. Punta ka doon. Oh, ayan, ayan. Oh. 2 hours later. Buti nga kahit papano nakakapagpati na to eh. Kasi nung kakapanganak pa lang niya, parang twice lang siya lumalabas in a day. Bantay sarado po ang entrance. Papasok si Cream o pwede ba? Spy ka na naman. Sugar o, si Mochi o, tumitingin. Matutumba, oh. Mochi, napakalaki mo. Ang creepy mo dyan. I-stalk mo sila. Bawal dito. No mochi allowed. Ay, I'm pretty. Cute pa rin. Kahit medyo bumagsak yung katawan. Pahinga ka dyan. Tulog. Sige, tulog ka dyan. Naman. Yan po, tulog na tulog yung mag-iina natin. Actually, halos ganito lang naman ginagawa nila all day. Papa Dede, tapos ilipat si Sugar dito para makapagpahinga siya sa pagdidede. Ang ingay naman ng dalawa. Huwag mo pikunin yan. May false pregnancy pa yan. Mochi, ikukulong kita. Parang maze na naman po yung bahay namin. Kung ano-anong hara ang meron, walang makakapasok na outside sleepers dito. Kasi, maarte ako ni Doc. Siyempre, kawawa naman. Wala pang mga vaccine tong mga to. Mamaya, tamaan ang kung anong sakit or virus. Kawawa naman. Pagod na pagod si Mami. Nakabukas pa yung mata matulog. Quiet lang tayo. A few moments later. Naipik pala. Uy, Dale. Dale. Halika, Dale. Ayan, unlock niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun na po siya. Makakatunog na. Magkakalidaan na. Lagpas ka. Wow, ang galing. Tapos tatadya ka ng mga kapatid mo. A little later. Hindi natin si Draco kasi kamukha mo. Oh. Ayaw mo sa kanya?
bang wala pa yung nanay niya. Anak mo ata ito eh. Pareho kayong itim. Don't worry, friends, kasi may maternal instinct naman tong si Krim O. Dahil nagpo-false pregnancy siya. So, may tiwala ako sa kanya na hindi niya aanuhin. Pero alam niya hindi niya anak, kaya parang iwas-iwas din siya. At least, sigurado ako hindi niya sasaktan. Kay Mochi kasi parang ewan, kasi isip papi pa eh, puro laro. So, parang na-excite siya na di ko maintindihan. Mami! Hindi ka. Oh! Naglalakad na. Mochi! Kanina ka pa. Ay! Doon ka na. Doon! Doon ka. Ay, ang galing! Lumipat ka pa dyan sa taas. Pero buti nga nakakalapit-lapit na ng ganun si Mochi. Kasi before talaga, I mean, yung talagang kakapanganak lang ni Sugar, mga 1 to 3 days pa lang sila. Mapalapit lang ng ganun kalapit, sobrang ano na siya, naka-rrr. Ngayon, hindi na masyado. Siguro pag kayong sobrang lapit na lang talaga. Pero hindi pa rin namin ito tatanggalin. Salbahe. Ay! Meanwhile... Ka lang? Ha? O, ba't ginawa mong ano, hotdog tong isang anak? Ginawa mong ano, tanda yan. Pero gusto niya naman. Para siyang trasher na nakakapit. Kayo palang tatlong magkakakulay yan. Ay, kaso lalapit na si Dylan. Kahit kayo laging nahuhuli, ang taba. Taba pa din. Kilikiliti. Gising na. Nagkakadedeano naman. Denver. Gising. Dede na sila. Ayan. Draco, natulog ka na naman. Makidede ka na doon. Nakagising lang kasi, wala pang lakas. Kasalihin niyo daw si Draco. Sip-sip nila. Sugar, ano yan? Bakit nandiyan ka? Pinagtataguan mo yung mga papis mo. Just then. Kaya mo ba? Go, DC. Nag-dive. One eternity later. Thank you.
So yun lang friends, I hope nag-enjoy kayo sa video na to kahit paulit-ulit lang yung ginagawa ni Sugar. Well, ganun lang naman talaga yung ginagawa ng isang mama husky or mama dog. Papadede lang sila every 2 hours tapos pahinga. Sana nagkaroon kayo ng idea if ever magkakaroon kayo ng mama dog kung paano sila alagaan tsaka yung mga puppies, kung ano ba yung magiging routine nila. May stalker po sa gilid o. Kita nyo naman po. Andito si Sugar, porket di siya nakikita, lumalapit. Ha? Hoy. Mochi. Napakalapit mo na sa amin. Tingnan mo. Pag talaga nakita ni Sugar, nagsistealth mode ka pa dyan, porket kakulay mo yung tiles. So, ayan po. Habang nagpapapati si Sugar ng mga anak niya, bababay na po kami. Magbabay na kayo kay Draco, kay Denver, kay Dale, kay Dylan, sa dalawang girls, kay Daisy, tsaka kay Dahlia. We'll see you on our next video! Bye! O sige, ikaw dyan ang silip ng silip, ha? O, bye! Krim, o, tingnan mo nagka-camouflage ka sa sofa. Bye!